Yo, Ian, let's go, my boss. Welcome, setting live streaming. And shout out dyan, you can comment, mga boss. Bago natin umpisahan ang ating pag-uusapan dito kay Bataan Party List. Raul Manuel, no, versus DSW Secretary Erwin Tulfo. Yan, ito nga tungkol sa budget hearing, mga boss, no, ng DSWD na napunta sa issue ng red tagging. And mega love shout out. Yan, kauwi ko lang ng work. And musta-musta kayo dyan, mga boss. Yan, minsan lang tayo magpakita. Dahil busy. Busy, busy. Yan, good afternoon sa inyong lahat dyan. San man kayo dako ng mundo. Yan, narinig nyo ba, mga boss? May boses ba? Yan, shout out dyan. Yan, lalan, yan. Mega love, shout out. May boses ba tayo, mga boss? Yan, lalan. Ayun, yan. Kanina kasi umaga, walang boses. Naman na. Kanina umaga, nag-live ako. Walang boses pala. Yan, pasensya na. Yan, mga love, shout out. Umpisan natin, mga boss, itong reaction video na gagawin natin, no? Tungkol sa budget hearing, mga boss, ng DSWD ni Secretary Erwin Tulfo. Tunghayan nga natin yung sagutan nito ni Erwin Tulfo, mga boss, at ni Kabataan Party List. Raul Manuel. So ito na yung video, mga boss. DSWD. Una kong tanong, Madam Chair, ay tungkol sa AX program. Meron itong 19.8 billion pesos sa ating National Expenditure Program. Gusto ko pong tanungin yung DSWD kung ito ba ay nakakasapat na para sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Ayan, tanong ni Raul Manuel yan, mga boss, no, kay Madam Chair, depende po yan, Madam Chair, kung yung dami po kasi, kung tatanungin niyo po ako, kulang po yan kasi nung nakaraan taon po ang ni-request po natin ay nung nakaraang taon, Madam Chair, 39 billion po. Ngayon po ay binawasan ng 20 billion. So 19 na lamang po ito. Kaya nga po, Madam Chair, siguro sa tulong po ng committee na ito ay maari po kami po ay hingi po ng tulong na madagdagan po yan dahil kulang po talaga, lalo na Madam Chair, na namigay po tayo ng educational assistance at binuksan po natin sa mga mamayan po yan, Madam Chair. Okay, batay dun sa binanggit, Madam Chair, dapat din ay dinggin. Wait lang natin, mga boss. NCIP chairperson po na narito, kasama po namin, yes. Si Allen Capuyan. Go ahead, Director Allen. Yes, yes, Madam Chair. We are not red tagging, we are truth telling. As for
Wait lang mga boss, mukhang nag-ano tayo, nag-forward. Balik lang natin. Wait lang, wait. Information, madam. Hindi nang re-rentag. Eh, malino po, may kopya po tayo ng naging NCIP. So once again, I'd like to ask, straight to the point naman po yung aking tanong. Alam ba ni National Security Advisor Clarita Carlos na part pa rin ng policy ngayon ng NCIP yung red tagging? Okay, when there was a change of leadership of the ITF LCAC and the Secretariat, I turned over to the National Security Advisor all the PowerPoint presentations, research and data to the members of the NSA. But let me mention that in 2021, the Commission in Bank, through a resolution, issued 4 separate commission. Madam Chair, I think the resource person is not answering the question. Kasi kaya ko ito na itatanong dahil popondohan natin yung NCIP at gusto nating ma-fulfill na ating mga government agencies yung kanilang mandato. Pero mahirap na magbibigay tayo ng pondo sa mga ahensya na yun pa yung nangunguna sa pagpahamak ng buhay na ating mga kapwa Pilipino. Po itong educational assistance. Throughout the year naman po yan binibigay, Madam Chair. Pag na po lumapit po yung bata, kailangan po ng bayad sa mga school fees at wala akong pang bayad. Pwede po lumapit yung estudyante po or yung magulang. Kailangan na po may babayaran siya mga contributions. Pwede po lumapit. Wala po talaga, Madam Chair, na exact amount na nakapaloob doon as educational assistance po. Lahat po yan sama-sama. Isa pong bukos po yan, medical, burial, transport, at even food, Madam Chair. Okay. Yes, kaya tayo curious din, Madam Chair, given na ngayong nagbabalik eskwela na yung ating mga estudyante, while excited sila na makapasok, pero isa din sa mga hinahanap nila ay paano din sila matutulungan sa transportation, yung mga bumibiyahe pa papunta sa kanilang mga paaralan at iba pang mga dapat nilang paggagastusan. Kaya again, I reiterate na marapat lamang na magkaroon ng sapat na pondo itong AIX at dun din sa educational assistance component nito. Thank you din sa mga sagot, Disability Secretary. Sunod naman ito ay directed sa NCIP na isa sa mga ahensya sa ilalim ng DSWD. Noong August 6 ay merong inilabas na pahayag ang NCIP na nangre-red tag ng mga progressive organizations. Ito ayan mga boss, ito ay budget hearing ng DSWD mga boss, no? Pero naisingit pa rin to ni Raul Manuel tong kanyang red tagging, mga boss. Lupit talaga. Naisingit pa niya ito dito sa pagpupulong na ito, mga boss. So, patuloy natin. Ay nilabas noon pang August 9 mismo sa celebration ng Indigenous Peoples Day. Pati mga Indigenous Peoples groups ay nired tag. Kasama dyan yung organization na ating dating mambabatas na si Congresswoman Yufema Culiamat. Gusto kong tanungin sa NCIP kung alam ba ng ating National Security Advisor na si Ms. Clarita Carlos yung inyong outright na pangre-red tag? Madam Chair, masasagot po. Maraming salamat po, Madam Chair. Mas masasagot po yan ng aming NCIP chairperson po na narito kasama po namin, yes. Si Allen Kapuya. Go ahead, Director Allen. Yes, yes, Madam Chair. We are not red tagging. We are truth telling. As former executive point director. Point of information, Madam Chair. Ano mga boss, kaumpisa pa lang, binabara na ni Raul Manuel, no? Gusto niya talaga yung umamin ito sa red tagging, mga boss. Ayaw niya tumanggap ng mahabang explanation. Gusto niya dito is yes or no lang.
So patuloy natin mga boss. Ang lupit talaga ito ni ano, Raul Manuel mga boss. Sir, doon pa lang sa sinabi hindi nang re-rentag, eh malino po, may kopya po tayo ng naging press statement ng NCIP. So once again, I'd like to ask, straight to the point man po yung aking tanong, alam ba ni National Security Advisor Clarita Carlos na part pa rin ng policy ngayon ng NCIP yung red tagging? Okay, there was a change of leadership of the ITF LCAC and the secretariat, I turned over to the National Security Advisor all the PowerPoint presentations, research and data to the members of the NSA. But let me mention that in 2021, the Commission in Bank, through a resolution, issued 4 separate commission. Madam Chair, I think the resource person is not answering the question. Kasi kaya ko ito na itatanong dahil popondohan natin yung NCIP at gusto na nating ma-fulfill na ating mga government agencies yung kanilang mandato. Pero mahirap na magbibigay tayo ng pondo sa mga ahensya na yun pa yung nangunguna sa pagpahamak ng buhay na ating mga kapwa Pilipino, kasama dyan kahit yung mga former legislators, at nakakaapekto din yun kahit dun sa mga iba nating public officials. Kaya once again, no, last chance po para masagot ng NCIP. Last alam chance. Po ba ni NSA advisor na nangre-redtag? Kasi sa ngayon po, after ng pronouncements ni NSA Advisor Clarita Carlos na wala na dapat red tagging sa administrasyon ngayon, bilang po sa kamay, and I can identify kung sinong mga government officials yung nagpapatuloy sa red tagging. So once again, yes or no question lang naman yun, Madam Chair. Before you answer, sir, please direct your answers to the chairman or vice chair of this committee. Ba? Isang ayon na siya dito. Mga thank you, Madam Chair. All actions of NCIP as part of the NTPLCAC are posted in the Bible groups of the NTPLCAC, which include the National Security Advisor. Lahat na ginagawa namin ay sinasabi namin doon sa mga Bible groups ng mga talking heads. So yun po sir ang ginagawa namin. Yes. So, ayun. Ngayon, at least malinaw sa atin na may basbas ng NTFLCAC, pati ng mga leaders nito, yung ating NSA advisor, at sa structure din ng NTFLCAC na yung chief executive sa Malacanang ay siya yung head ng NTFLCAC. So at least malinaw sa atin na kahit may pronouncement na walang red tagging, nagpapatuloy pa rin yung ganong policy. At nandyan pa rin pala yung whole of nation approach na coordinated effort yung red tagging at different levels. Sunod, Madam Chair, ito naman ay tungkol sa mga programs ng NTFLCAC under the DSWD. Excuse me, let me remind you, your time is almost up, so... Okay, thank you, Madam Chair. Meron akong tanong tungkol dun sa LSG or Livelihood Settlement Grant. Magkano yung allocation nito under the Sustainable Livelihood Program at ilan yung target beneficiaries for 2023, Madam Chair? Secretary? Madam Chair, bigo kami yung paumanahin. Hindi po namin nakasama yung aming pong si Undersecretary Tan Husay po ang mas makakasagutin niya. Pero kung bigyan niyo kami ng ilang saglit, Madam Chair, kami pong titignan ho dito. Pero ang alam ko ho ay kung yung exact figures po ang
tingin ninyo, if you can give us a few moments, Madam Chair, para to look at our... Madam Chair, masasagot na po ng aming finance sa director po, si Director Wayne, Madam Chair. Kung yung mama. Yes, Director Wayne. Go ahead. Thank you, Madam Chair, Your Honor. So for the Sustainable Livelihood Program under the EO70 or Executive Order 70, we have allotted under the current appropriations 255 million pesos for this program. And so far, we have obligated 109.5 million pesos for a utilization rate of 4.86. However, there's also a continuing appropriation for this purpose, also under the Sustainable Livelihood Program, an allotment of 6.4 million for the current year, and then the obligation for under this continuing appropriation is at 4.4 million pesos, counting to a utilization rate of 68.72 for the livelihood program under EO70. Your Honor, Madam Chair. Okay, thank you, Madam Chair. So, given the time limits, ako na lang ay magre-request ng iba pang mga data related dun sa program ng NTFLCA. Nahihingi po tayo ng breakdown ng lahat ng pondo under DSWD na connected dun sa NTFLCA, pati na rin po sa ating supplemental feeding program na kailangan lalo ng ating mga malnourished children dito sa ating bansa. Yun lamang, Madam Chair. Maraming salamat. Thank you very much. Please take note of that and submit the necessary respond to the representative. Let me just make a comment. No, yung kanina kay Mr. Kapuyan, is that your personal view, yung sinasabi ng ano, or is that the NCIP policy? Kasi kailangan delineate natin yung sariling opinion nyo at saka yung sa NCIP as an institution. Thank you, Madam Chair. It's not a personal opinion because in 2021, the commission in bank composed of 7 commissioners received the complaints from the communities of the atrocities committed by the CPP in PNDP in collaboration with this front organization. So malalim po to na research na ginawa not only of the NCIP, but this is the work of the entire 12 national clusters of the NTFLCAC, agreed upon by the intelligence agencies of government at mga live witnesses who are victims of this organization. So it is both a position of the NTFLCAC and even my personal position, because I was once a military officer and I am a witness on the ground being an indigenous peoples. I retired early, 8 years ahead of my service, to join the communities, and I saw it with my very eyes, I heard it, and felt it. So okay, it is an opinion of NTFLCA, position of NTFLCA, and the position of NCIP Commission in Ma. Yes, and my position, ma'am. Thank you. Okay, thank you very much. Point of privilege, Madam Chair. Gusto ko lang ma-put on record, and our office intends to file this to be part of the official records of the committee, yung press statement ng NCIP bilang isang commission. And I believe na hindi dapat
madesecrate itong ating August body by allowing red tagging at yung patuloy na pag-defend pa nito dito sa ating committee. I won't allow na popondahan ng Kongreso yung red tagging operations ng kahit sinong agency dito sa ating gobyerno. Yes, yung sentiments niyo po ay pareha tayo. No? But just the same, you can have your second round if you wish to. So next, we go to Representative Vice Chair Teodorico Jaresco. Thank you, Madam Chair.